Noong August 4, 1990, umatake ang bansang Iraq sa Kuwait sa pamumuno ng Iraqi dictator na si Saddam Hussein. Ang pag-ataking ito ay nagresulta sa pagsakop ng mga Iraqi sa bansang Kuwait na nagdulot ng malaking gulo sa Middle East. Ito ang kwento ng Iraqi invasion sa Kuwait na nagresulta sa pagsakop ng Iraq sa Kuwait na siyang nag-trigger sa Gulf War sa Middle East, digmaan ng makabagong teknolohiya sa militar na nagresulta sa pagkatalo ng Iraq matapos itong labanan ng UN Coalition sa pamumuno ng US, ang Operation Desert Storm. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Iraq at Iran noong 1980, ang bansang Kuwait ay nananatiling neutral sa labanan. Pero noong 1982, sinuportahan ng Kuwait ang Iraq kasama ang ilang Arab states sa Persian Gulf para pigilan ang Iranian Revolutionary Government na palawakin ang gulo sa rehiyon. Noong 1982 hanggang 1983, nagsimulang magpahiram ng malalaking pera ang bansang Kuwait sa Iraq. Pero ang large-scale economic assistance na ito ng Kuwait sa Iraq ay nagdulot ng galit sa mga Iranian sa bansang Kuwait. Kaya palaging inaatake ng Iran ang mga oil tankers ng Kuwait para matigil nito ang suporta sa Iraq. Higit sa lahat ay pinapaputukan pa palagi ng mga Iranian ng mga armas sa mga security personnel ng Kuwait na nakastation sa Bubiyan Island noong 1988. Sa kabuuang panahon ng digmaan ng Iraq at Iran, ang Kuwait ang siyang naging major port ng Iraq matapos ang pagsasarado ng Basra dahil sa matinding bakbakan sa lugar. Pero matapos ang digmaan, naging hindi maganda ang relasyon ng dalawang bansa dahil sa mga diplomatic at economic reasons na siyang magiging dahilan sa pag-atake ng Iraq sa kanyang former ally. Pero ang pinakarason talaga kung bakit nasira ang relasyon ng Iraq at Kuwait ay dahil hindi kayang bayaran ng Iraq ang kanilang pagkakautang sa Kuwait na umabot na ng mahigit $14 billion, kung saan ang perang yon na hiniram ng Iraq ay siyang ginamit sa kanilang digmaan sa Iran. Nag-request pa ang gobyerno ng Iraq na kalimutan na lang ang kanilang utang. Tutal, sobrang yaman naman ng Kuwait at barya lang daw para sa kanila ang perang yun. Ayon pa sa Iraqi government na ang kanilang pagkikipaglaban sa Iran ay hindi lang para sa kanilang interes kundi pati na sa buong bansa ng Persian Gulf dahil maghahari-harian ang mga Iranian sa rehiyon kung hindi nila ito giniyera. Pero gusto talagang pabayaran ng Kuwait ang kanilang ipinautang sa Iraq kaya mas lalong lumala ang sitwasyon hanggang noong 1989 nang magpulong ang mga leaders ng Iraq at Kuwait para ayusin at bigyan ng solusyon kung paano mababayaran ng Iraq ang kanilang pagkakautang. Pero matigas talaga ang Iraq dahil na rin sa kanilang malaking puwersang militar at maliit lang naman ang bansang Kuwait at napakakonti lang ng populasyon nito. Noong 1988, ang Iraqi oil minister na si Issam al-Chalabi ay nagmungkahi na bawasan ang kota sa produksyon ng crude oil sa OPEC para matapos na ang 1980s oil glut. Ayon kay Chalabi, na kapag tataas ang presyo ng krudo, aangat ang revenues ng Iraq na siyang magiging solusyon nila para makabayad sa kanilang pagkakautang na umabot na sa mahigit $60 billion. Pero walang pakialam ang Kuwait rito at hindi concern ng Kuwait ang presyo ng krudo at noong 1989, nag-request pa ito sa OPEC na i-increase ang total oil production ng krudo sa 50% na 1.35 million barrels kada araw.
Sa kabuuang panahon ng dekada 80, ang produksyon ng krudo sa Kuwait ay mas mataas pa sa mandatory kuta ng OPEC na siyang dahilan sa hindi pag-angat ng presyo sa krudo sa pandaigdigang merkado. Mas lalo pang nasira ang relasyon ng dalawang bansa ng pagbintangan ng Iraq ang Kuwait na nag-i-island drilling daw ang mga ito patawid sa border ng Iraq sa Rumaila Field. Pero ang dispute na ito ng Iraq at Kuwait sa Rumaila Field ay noong 1960s pa matapos magbigay ng deklarasyon ng Arab League sa border ng Iraq at Kuwait 3 kilometers sa bahaging norte ng southernmost tip ng Rumaila Field. Ayon sa Iraq na mahigit sa 2.4 billion ang halaga ng krudo ng ninakaw ng Kuwait sa kanilang pag-i-island drilling sa Rumaila Field at humihingi ito ng kompensasyon sa kanilang nawalang kita sa lugar. Pero dinismis ito ng Kuwait at sinabing nagpapalusot lang daw ang mga Iraqi para hindi makabayad sa kanilang pagkakautang. Or higit sa lahat ay para meron silang justification kung sila ay aatake sa Kuwait. Sa sumunod na taon noong July ng 1990, nagsimulang i-deploy ng Iraqi military ang kanilang mga sundalo sa border ng Iraq at Kuwait. Sa pagtakbo ng araw, parami ito ng parami na hindi na madidinay ng lahat na ang Iraq ay naghahanda ng umatake sa Kuwait. Noong August 2, 1990, nagbigay ng order si Saddam Hussein sa militar ng Iraq na umatake na sa Kuwait at sinimulan na ang invasion sa maliit na bansa. Unang pumasok ang isang full division ng Special Forces ng Iraq. Ang mga commandos na ito ay dineploy sa Kuwait sakay ng mga helicopters at mga military attack boats papunta sa kapital, ang Kuwait City. Habang sa Central Kuwait, sinubukang harapin ang mga Kuwaiti tanks ng mga Iraqi para madelay nila ito malapit sa bayan ng Al-Hafra na nasa west ng Kuwait City. Habang ang puwersa ng Kuwait sa bahaging south ng bansa ay in-evacuate nila ang kanilang buong puwersa sa lugar papuntang Saudi Arabia, nakatakas din ang dalawang maliliit na missile boats ng Kuwait Navy, pero karamihan ng kagamitang pandigma ng Kuwait ay inilipat sa Saudi at Bahrain para hindi ito tuluyang sirain ng mga Iraqi. Habang ang emir ng Kuwait ay tumakas naman kaagad papunta sa disyerto ng Saudi Arabia, habang ang half-brother ng emir na naiwan sa Kuwait ay binaril ng mga Iraqi invading forces dahil sinubukan itong i-defend ang Dasman Palace na kung saan ang kanyang katawan ay pinasagasaan ng Iraqi tank. Sa loob lamang ng isang araw na kontrol kaagad ng Iraq ang buong Kuwait, merong mga maliliit na resistance pero kontrolado na ni Saddam ang buong bansa. Nagbigay naman kaagad ng rason ng Iraq na ang Kuwait daw ay talagang parte ng Iraq, kung hindi lang dahil sa mga Ingles na dumating sa lugar at naglagay ng border ang Britanya sa rehiyon dahil sa kanilang imperialistang interes matapos pirmahan ang Anglo-Ottoman Convention noong 1913 dahil plano ng Britanya na paghiwalayin ang Kuwait sa Ottoman territories sa iba't ibang sheikdom, pero ang agreement na yon ay hindi naman na-ratified. Matapos ang unang araw ng pag-atake ng Iraq, karamihan sa mga Kuwaiti citizens ay inaresto ng mga Iraqi, pinahirapan at minsan pinagpapapatay ng mga civilians, kaya mahigit sa 400,000 Kuwaiti citizens ang umalis sa kanilang bansa matapos ang invasion. Sa videong ito ay pinapakita ni Saddam na mabait siya sa mga civilians at mga banyaga sa Kuwait. Kinondena naman ang lahat ng major powers ng mundo ang invasion ni Saddam sa Kuwait. Kahit ang kanilang mga kaalyadong bansa, ang France at India, ay kinondena ang ginawang pag-aatake ng Iraq sa Kuwait.
Higit sa lahat ay nagsimulang lumobo ang puwersa ni Saddam sa Kuwait. Dineploy nito ang napakaraming tangki ni gera sa lugar. Ang karamihan ng mga Iraqi tanks ay dumiretso sa bahaging south ng Kuwait sa border ng Saudi Arabia, na kung saan 200 milya lang ang layo nito sa mga oil fields ng Saudi, ang pinakamalaking oil field sa mundo. Kaya nagbigay ng ultimatum ang UN sa Iraq na kailangang mag-withdraw ang puwersa ni Saddam sa Kuwait sa January 15, 1991 dahil kung hindi ay gigirahin ito ng US Allied Forces. Kaya mahigit sa 200,000 troops ng combined US at British forces ang dumating sa Saudi Arabia para sa paghahanda ng digmaan sa lugar. Pinamunuan ito ng isang US general na si Norman Schwarzkopf. Ipinadala din kaagad ng US ang kanilang 6 na aircraft carriers sa Gulf at ilang libong mga advanced na kagamitang pangdigma ang dumating sa Saudi Arabia. Nagbigay rin ng mahigpit na warning ang US kay Saddam na kapag gagamitin nito ang kanilang mga chemical weapons sa digmaan ay babagsak kanila ang Iraq ng nuclear bomb hanggang sa mabura ito sa mapa. Pero hindi pinansin ni Saddam ang mga warning na ito dahil ayon sa kanya ay nakadepende lang sa mga teknolohiya ang militar ng US. Hindi daw tulad ng sa kanya na nakabase sa experience at katapangan ng bawat sundalo. Pero ang totoo ay sinasabi niya lang ito para i-boost ng moral ng mga sundalo. Alam naman niyang wala siyang kakayahang harapin ang napakalakas na puwersa ng US. Noong January 15, 1991, alas 12 ng madaling araw, nag-expire ang ultimatum ng UN at hindi ito pinansin ni Saddam, pero lahat ng tao sa mundo ay nakatutok sa world media dahil kahit anong oras ay magsisimula na ang Gulf War sa Middle East. Noong January 17, 1991, 2 araw ang lumipas ang ultimatum, ilang daang fighter planes ang lumipad sa himpapawid ng Saudi Arabia at sa mga aircraft carriers ng US na nakatambay sa Persian Gulf. Papunta sa kanilang mga target sa araw na yon, sinimulan na ang Operation Desert Storm. Unang inatake ng US ang kapital ng Iraq, ang Baghdad, na nagmistulang parang fireworks display ang pangyayari sa mga anti-aircraft guns ng Iraqi forces ang dumepensa sa paparating na US Air Force sa syudad. Higit sa lahat ay nang magsimulang paliparin ng US ng kanilang F-117 stealth bomber sa Iraq ay nagbigay ito ng matinding kaba sa Iraqi forces. Dahil hindi nila ito makita kung saan ito aatake, unang winasak ng stealth bomber ay ang mga communication center ng Iraqi forces. Walang magawa ang puwersa ni Saddam sa mga F-117 dahil hindi nila makita kung saan ito nanggagaling at saan patungo. Bigla na lang sumasabog ang mga importanteng mga buildings at mga bases nila sa lugar. Mas lumala pa ang sitwasyon sa Iraq nang tamaan ang power station sa syudad ng Baghdad na siyang dahilan sa pagkamatay ng kuryente na nagpadilim sa buong syudad. Hanggang sa makontrol na ng koalisyon ang himpapawid sa Iraq, pati na ang palasyo ni Saddam ay tinarget ng US, pero matigas pa rin si Saddam at inanunsyo sa radyo na hindi sila matatalo sa digmaan dahil silang lahat ay sama-samang makikipaglaban dahil meron siyang pasabog sa koalisyon na mapipilitan itong sumuko sa Iraq.
Noong January 18, 1991, alas 2 na madaling araw, biglang tumunog ang air raid siren sa Israel na maghanda mga tao dahil may paparating na Scud missiles mula sa Iraq. Papunta sa siyudad ng Tel Aviv, ang target nito ang pinakamalaking siyudad sa Israel. Ilang minuto ang makalipas, tumama ang missile sa siyudad sa isang factory na malapit sa mga residential area. Kumalat naman kaagad ang balita sa world media na inatake ng Iraq ang Israel dahil gusto ni Saddam na sumali sa digmaan ng Israel dahil kapag sasali ito, aatras naman ang mga Arab countries tulad ng Egypt, Syria at Saudi Arabia sa koalisyon ng US dahil hindi nagkakasundo ang mga Hudyo at mga Arabo at babagsak ang koalisyon laban sa Iraq. Pero tinawagan naman kagad ng Washington ang Israel na huwag munang gumawa ng aksyon dahil pakanalang yun ni Saddam at binigyan ng assurance ng Israel na pupulbusin nila ang mga Iraki at huwag nang sumali sa koalisyon para maiwasan ang pag-atras ng mga Arabo na kung saan napaka-importante para sa US at Britanya ang kanilang mga military bases sa lugar kung saan sila nagla-launch ng pag-atake sa Iraq. Dahil walang epekto ang pambobomba ni Saddam sa Israel, nagdesisyon itong dalhin ang digmaan sa ground. Pinilit niyang ipadeploy sa US ang kanilang ground troops at maglabanan sila ng man-to-man. Nagsimulang tumawid sa border ng Saudi ang mga tangke ni Saddam papasok ng Saudi Arabia at sinakop nito ang syudad ng Kafti. Kaya napilitang lumaban ang ground troops ng US kasama ang kwersa ng Qatar at niretake nila ang syudad. Mahigit sa 20 US Marines kaagad ang nalaga sa koalisyon sa unang kumprontasyon ng magkabilang pwersa sa lupa. Pero hindi ito pinigilan ng US ang Iraq sa kanilang mga air raids hanggang sa inutos ni Saddam na sunugin ang lahat ng oil fields sa Kuwait. Na nagmistulang impyerno ang bansang Kuwait dahil sa pagpasabog ni Saddam sa mga ito. Dahil dito, nag-launch ng full attack ang koalisyon sa bahaging south ng border ng Kuwait ang mahigit sa 40,000 troops ng combined Syrian, Egyptian at Saudi ang umatake sa lugar, habang sa bahaging west naman ang border ang kabuuang pwersa ng US na umabot na sa 300,000 troops at 1,500 tanks at ilang libong military vehicles kasama ang pwersa ng Britanya. Noong February 24, 1991, nagsimula ang ground attack ng US sa Kuwait laban sa puwersa ng Iraq. Unang pumasok sa border ng Kuwait ang US Marines, pero habang papasok sila ng papasok sa lugar, ay wala silang nasasalubong na puwersa ni Saddam. At kung meron man, malayo pa nakaangat na ang watawat ng pagsuko, kaya patuloy na nag-a-advance ang US sa lugar. Habang ang puwersa naman ng Britanya ay nagpapaputok ng heavy artillery sa puwersa ng Iraq sa bahaging south ng border, dala ang kanilang multiple rocket systems sa loob lamang ng 3 minuto, pinaulanan nila ng bala ang mga Iraki pagkatapos ay nagsimula kaagad na mag-advance ang kanilang mga tangke. Pero nagbigay ng utos si Saddam sa kanyang pwersa na mag-counterattack kaya isang malaking tank battle ang naganap sa lugar. Pero sa loob lamang ng ilang minuto pinulbos ng US ang mga tangke ng Iraq. Kaya napilitang umatras sa mga Iraki sa labanan, hinabol naman ito ng US hanggang sa gabi. Makalipas ang 36 hours na pasok ng tagumpay ng koalisyon ng Kuwait City na inabandona na ng Iraqi forces. Tuwang-tuwa naman ang mga civilian sa syudad at puno ng pasasalamat sa koalisyon at sila'y malaya na kay Saddam.
At noong February 28, 1991, nagdeklara ng ceasefire ang presidente ng Amerika na si George H.W. Bush na siyang tumapos sa Gulf War. Pero mananatili pa rin diktador si Saddam ng ilang taon sa Iraq hanggang sa pabagsakin ito ng bagong presidente ng Amerika na si George W. Bush, ang anak ni H.W. Bush na tumalo kay Saddam sa Gulf War. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiseth TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.